Hi guys, Rizzo here. Welcome back to my channel. Today, I will be doing my Philippines haul. So, sa mga hindi nakakaalam, napunta kami ng Pilipinas. So, napunta kami ng Manila first. Tapos, napunta kami sa Cebu. And then, napunta kami sa Palawan. And then, uwi na. Pasensya na kung may echo. Dito ko gusto mag-film kasi natural lighting. Hindi ko na siya mapapakita in order kasi literally guys, lahat ng to, sobrang gulo na kasi nung nag-pack ako pa uwi, like, nilagay ko na lang siya kung saan siya dapat ilagay na mapack siyang maayos. Anyway, I will start sa aking favoritong coffee. My goodness. Tingnan niyo to. Ito yung favorite coffee ko. Brown and creamy. Nescafe brown and creamy. So yung story nito, meron kaming tinda nito kasi meron kaming sari-sari store sa Cebu. Kaya lang yung kinuha ko, isang pack siya. Isang like, parang isang ganito. Tapos nilagay ko lang siya dun sa kitchen area namin. And then every time na nagko-coffee yung mga tao, yun yung kinukuha. And ayoko naman kumuha ulit ng marami sa tindahan kasi wala nang ibibenta si mama. Anyway, yung last trip namin, nagpunta kami ng Palawan and nakita namin siya na nagpunta kami sa isa sa mga mall doon. And nakita namin na meron siyang ganito. Isang pack, guys, 45 lang siya. Bumili ako ng 2 more packs. So yeah, meron ako maraming stock ng coffee ko. This will last me like maybe a month or two lang kasi I drink coffee every day. Since nasa food na tayo, I got some food. Ito sa SM Cebu to. Bumili kami ng growers kasi isa to sa mga paboritong nuts ko, guys. And this is the savory hot peanuts. I think we got like 6 of these. Tapos kinain na namin siya nung nag, you know, nag-iinuman kami doon, char. Inuman talaga, but yeah. I have 4 packs of those. Ding Dong mixed nuts. I love this as well. Meron naman growers at saka Ding Dong dito. Kaya lang sobrang mahal, guys. Like, I think for this, like, siguro mga $4. So, how much yung $4? Siguro mga almost 200 for this lang. So, yeah, mahal siya. Sa SM din to, I got the Shamrock Ota Puff Pastry. Alam niyo naman ako, gusto ko yung mga puff pastry, yung mga flaky pastry. If nanonood kayo ng vlog ko, nung una pa talaga, nung nandun pa ako sa Pilipinas, ito yung lagi kong kinakain with my coffee. Tapos nilalagyan ko siya ng cream cheese. My gosh, so good. But yeah, I got only one. Kasi iniisip ko din yung, hala, ano nang laman ng luggage ko pag uwi ko. So, hindi ako like full on namili ng mga bonggang-bonggang maraming ano pagkain. I also got pastillas ube. Ito guys, nabili namin to dun sa, I think Palawan na kami. Yes, I got this. Si Dan bumili din siya dun, kaya lang kinain na niya right there and then. So, wala na. Ito naman sa SM, again, pasensya na guys kung paiba-iba. Pero ito sa SM Cebu naman to, SM Seaside. This is the Pinkies, Best of Leyte Philippines. Peanut Toron. Yummers! Actually, hindi ko pa ito na-try, but it looks really good. And then, last sa bag na to, I got 3 Pinkies Adobo Nuts. Ito din, sobrang sarap nito. I think I got 5, tapos naubos na namin yung 2 packs. Pero yeah, sarap nito, guys. Meron akong Landmark bag dito, pero I'm pretty sure yung mga laman dito, hindi lang sa Landmark galing. Merong maliit, may laman kang bang? Oh, meron! Yes, isa. Ito yung bag tag. Philippines bag tag, luggage tag na nabili namin sa Landmark. I think this one is like 49 pesos lang. So, yes. Gusto ko siya ilagay sa bag ko. And then, meron tayong pair of shoes dito. Sa lahat ng mga sapatos na binili ko, hindi ko na dinala yung box kasi, again, packing. Pero this we got sa SM Palawan. And gustong-gusto ni Dan bumili. Hindi naman sa gustong-gusto. Pero sa napapansin ko lang, mas nagsha-shop siya ng sapatos sa Pilipinas kaysa sa dito. I mean, we still buy shoes here, pero work shoes niya. Kapag mga ganito, mga slip-on, gustong-gusto ni Dan bumili sa Pilipinas. Kasi last year, nagpunta kami ng Landmark, napabili din siya ng shoes doon, and hanggang ngayon ginagamit pa rin niya. So, kahit na mura siya, guys, bongga din niya naman yung quality. So, this one, hindi siya like branded, pero hindi niya naman kailangan ng mga ganon. This one, oh, whoa. Oh no, nakasale to. Originally, 600 pesos. Nakasale to ng 50% off. So, nabili namin to ng 300 lang. See, ang ganda, diba? Ang ganda nito, black at saka brown. Actually, marami yung binili ni Dan na sapatos dun sa Pilipinas. Ganda na talaga siya. Siya na talaga. Speaking of sapatos, this we got from Landmark. So, yung hinanap namin sa Landmark, yung kagaya nung kanina, slip-ons.
well, slip on din naman to, pero yung ganun, casual. Kaya lang walang kasya sa kanya kasi yung nagustuhan namin, wala yung size niya, ganun-ganun. Merong mga size niya pero hindi naman namin bet. Now, magkano ba to? Whoa, is that the price? Medyo may kamahalan to from Franco Vannucci. Franco Vannucci talaga. Tama ba yung pag-pronounce ko? This is 1,559 and I don't think nakasale siya. Pero ganyan siya. Dressy shoes para kay Danny Boy. Ito, hindi namin to sa Landmark nabili. Nabili actually namin to sa yung sa Venice Mall dun sa Manila. Meron silang parang booth doon na nagbebenta ng mga ganito. And ito yung isa sa mga rason na gusto kong pumunta ng Landmark. Taytay. Kaya lang hindi kami nakapunta ng Taytay kasi iniisip ko na baka ma-bore lalo sa dad, and sabi din ng mga tao sa akin sobrang busy daw during the holiday. So hindi kami nagpunta, but we found this and gustong-gusto ko siya, guys. Meron pa maraming shirts doon na gustong-gusto ko, kaya lang wala yung site na dan. But yeah, I like this. Very colorful. Nung napumasok kami sa airport kasi, no, not airport, airplane, kasi ito yung suot ni Dan nung pabalik na kami dito sa Adelaide, and sabi talaga nung Malaysia Airlines na staff, sabi niya, I like your t-shirt. Very colorful. Meron siya mga dinosaurs dyan. And galing daw siya kay Pull and Bear. So I think this is Overrun. This we got for, I think, 250. And you guys, hindi ako marunong tumawad. As in, hindi talaga ako marunong tumawad. For some reason, nahihiya ako tumawad. Tinry ko, sabi ko, 200? Kasi parang 250 ata to. Tapos sabi na ko, hindi po ma'am, kasi po high quality yan. Ganun-ganun. Sabi ko, sige, okay, 250. Ito, nabili namin sa SM sa Palawan. Ang cute nito, guys. I-wrap ko na to today, actually, kasi hindi. Oh, sorry. Ibibigay namin siya sa kambal ni Dan kasi nanganak siya the other night. Sobrang cute ng bye-bye. Ang cute niya. Meron siyang sabi happy. Ang cute lang niya. And then sabi hungry. And then last is feed me. Ang cute na ba? 399 siya, 20% off. So I think we got this for 319. Okay, now I have this bag. This is from Surplus. Ito nabili namin sa SM Seaside. So ito nakita ko siya. And medyo may pagka-pricey siya para sa akin actually. $249.75. So $250. And iniisip ko kasi kapag Surplus, dapat mura. Pero $250, parang hindi ko alam kung ilang dollars yun. Pero gustong-gusto kasi yung kulay niya. And I feel like kapag ganito, kapag dito ko siya binili, magiging like siguro mga $10, which is $350. So binili ko na lang. Sabi din ni Dan, bilhin mo na kasi kapag dito kasi, kapag $10, lalo na kapag scarf lang, hindi ko talaga siya binibili. And wala akong masyadong scarf. So ito, ang ganda ng kulay niya, diba guys? Very fall. Tapos may patasso din siyang ganap. I love this one. Malaki siya. But yeah, it looks really nice. See? Ah, okay. Ah! And then meron tayong maliit na SM bag. Ito sa SM Seaside din sa Cebu. Sa Cebu ba ito na SM Seaside? Or maybe sa main na SM dun sa Cebu. Basta sa Cebu to. This is from Artwork. Ito yung overpriced na bag na binili ni Dan. Gusto lang niya kasi yung print. Sabi niya, I like boring things. And sabi niya, gagawin namin shopping bag. Which for me, this is too small for a shopping bag. Pero okay na, gusto niya bilhin eh. This is like 250, guys. Tapos nagpunta kami sa Kultura, mas malalaki pa nito. Maganda talaga pang shopping bag. And 150 lang yung ngayon. May Cebu, may Philippines. And then, last sa plastic na yan is ito. Nabili namin ito sa SM Seaside. This is from Tea Culture. If you guys watch the vlog, nagpunta kami dun sa SM Seaside. Naghahanap-hanap si Dan ng mga t-shirt. Ito lang, sa lahat ng tinry niya, siguro he tried like 7. Ito lang yung isa na nagustuhan niya. It says Super Swag Bros. Yan. Mura lang to. I think 200 lang to. And then we got this. So, nagpunta kami sa APM Mall, yung kaharap ng SM, main SM sa Cebu. Again, hindi ako marunong tumawad. Tinry ko talaga tatawadan, guys. Kasi feeling ko, like, I think dapat talagang ipatawad na sa atin. What? I think deserving talaga to, natawadan talaga ng bonggang-bongga. Kasi supposedly, meron siyang pearl dyan. Naka-attach dyan sa zipper niya. Pearl. Wala guys, wala yung pearl. Pero parang yung, ano ni, I think 250 to.
Hindi ko na malala. Anyway, it's a skirt na magagamit ko sa work. And gustong-gusto ko yung kulay niya, guys. And I have been looking for like skirts na like ganito dito. Kaya lang walang kasya sa akin kasi I'm a midget. Oh, meron sila yung ibang kulay doon. Hindi ko naman bet yung kulay. Ito lang yung gusto ko, yung gray. Yes, gusto ko siya. It sits just right above my knee, which is good. Hindi siya ganun kaikli. And I love it. APM Mall. And then we have another bag here from APM. I got this. Oh yeah, I remember this. Ito lang siya. Pants. Na ganyan. Pleated pants. Cotton yung ano niya, fabric niya. Feels really comfy. This one is a bit expensive as well. 350. Mahal na ba yun? Hindi ko na kasi alam. Nung nandun pa kasi ako, yung mga binibili ko, 99 pesos lang. Kapag umabot ng 200, para sa akin, sobrang mahal na. Hindi ko alam kung ganyan pa din ba ngayon. Kasi wala na ako nakikita ng mga 150, wala na. Wala ng 99. Or siguro hindi ko lang napuntahan yung mga store na mayroong ganun, diba? And minsan lang kasi magkasya sa akin yung mga ganito. So nung tinry ko siya at nagkasya siya, sabi ko, sige na, bilhin na natin. Magwaldas tayo ng pera. Nabili din namin to sa doon sa Venice Mall, yun. Hindi ko alam kung Venice Mall yung tawag doon, guys. Pasensya na. Pero doon namin siya nabili. So, isa sa mga booth doon. Ibibigay ko to sa kaibigan ko. Kasi kakapanganak lang niya. Grabe, ang daming bata sa mundo. Nakakaloka. Yung kabal ni Dan. Tapos yung kaibigan ko. Tapos yung kasama ko sa trabaho. Kasi sabihin ko sana, ang daming bata sa mundo daw. Wala yung na-mention, tatlo. And elephant siya, guys. If napanood niya yung vlog ko, napunta ako sa baby shower niya. Elephant yung theme. Mahilig siya sa elephant. So when I saw this, I was like, Jess, that's for your baby. So cute. So I got that for her. And then ito, we got sa Pape Melrothi. Pape Melrothi dun sa... Hindi ko na maalala kung saang mall yun. Pero, sa Manila. Hindi ko talaga alam yung mga city-city sa Manila. Tatanong-tanong ako sa mga tao doon, saan yun sa inyo? Laguna, mga ganun-ganun, saan yun? Hindi ko alam. Sana pala hindi na ako nagtanong. Yung gusto ko kasi malaman siguro mga 20 minutes away from here, ganun-ganun. Anyway, para sa kaibigan ni Dan, kasama niya sa trabaho, what would Jesus do? Ano siya, lalagyan ng pen, lalagyan ng mga ano mo, mga cards mo, para sa ano niya, kasama niya sa work. Hindi to like joke-joke, guys, ha? Kasi yung ano niya, kasama niya sa work, religious talaga siya. So, ibibigay niya doon sa lalaki niyo. And then, meron tayong nakakaloka. PH Care! Meron tayong PH Care. Binili ko yan sa Palawan sa SM. Ito, hala, ay, bench! Ano to? Hala, ano ba yung binili namin doon? Bring? Oh, yes. Ito. Jux, para kay Dan. 379. Tinry niya to, nagustuhan niya. Bumili ka. Yung story nito, actually, nagpunta kami, first time nagpunta kami sa SM sa Cebu, binilhan ko ng mga Jux yung kapatid ko. And then, nakita ni Dan. Sabi niya, gusto ko din itry. Tinry niya, bumili siya ng isang pack lang that time. And then, sinuot niya. Sabi ko, bumili ka na kaya ng marami. Kasi maganda yung style niya, oh. I think ito na yung pangatlong pack ni Dan. Kasi, no, second time na nagpunta kami ng SM, tapos nakita kami nito, bumili kami ng dalawang packs. So, yan. Yung iba, nasa laundry na. Kasi ginamit na niya during the trip. Kasi ito, nabili ko din to sa SM Seaside. Yan. Para lang isuot ko dito sa loob ng bahay. 109.75. So, 110 pesos ito. Ganda, diba? And then, maliit din yung size nun. Dito kasi ang hirap makahanap ng size ko kapag mga ganun mga chanelas panloob ng bahay. Ito, na-feature ko na to sa vlog ko. Ito yung mga binili ni Dan ng mga stuffed toy na ibibigay namin sa mga pamangkin niya. I think this one he will keep for himself. Ilalagay daw niya sa car. Doon sa Pilipinas, guys, nanood si Dan ng sabong. And nagustuhan niya yung sabong, nakakaloka. So, nung nakita niya to doon sa SM, binili niya. Kasi gusto niya. This is 50% off, guys. So, originally, 150. 50% off niyan. Di ba, ang mura na nun? Ito, sobrang mura lang nito. Sabi niya, ano daw siya, 50% off. Pero this one is more than 50% off. Kasi 279 siya. And I think nabili namin to ng 79 pesos lang. Yan. Di ba ang cute? Hindi ko alam kung saan niya yan ibibigay kasi para nakakatakot naman yung itsura niya para ibigay sa bata. And then ito, yan, ito 229 original price tapos half price siya. Ano siya, parang hand puppet. Oh, this is cool! Ito ibibigay ko to kay Baby Eli. This is a dino. Ang cute nito! Hala guys, ang mura lang nito talaga. Naka 50% off talaga tong mga to. Tapos yung iba more than 50% off pa. And then meron pa konti dito. Ano ba tong mga to?
Meron tayong maliit na SM na pouch. Ay, ito! Ito yung keychain na Duterte. Yung hinahanap talaga namin, guys, is yung mga t-shirt, hat na merong DU30. Kaya lang wala silang ganun dun eh. Ito lang yung meron sila. Meron sila ibang keychain na jeep, na hat. Kaya lang ito yung mas nagustuhan ni Dan. So, yeah. $99.75. Oh, Blue Magic. Ito, naalala ko to. This is for the fridge. Ano siya, guys? Magnet na merong bottle opener. Red Horse. Alam nyo ba, nagpunta kami ng Ayala, nakita ni Dan to sa mga yung mga stall sa Ayala. Na, and then, I think they're selling this for $150. Pero nakita namin siya sa Blue Magic and 59 pesos lang siya. So, ano siya, guys? Magnet. Meron pa akong isang bag. Ito is from Pen Shop. Ano ba yung binili namin sa Pen Shop? Ah, meron kami isang ano pack ng jocks. Ito. This is not from Pen Shop. This is from Bench. Yan. So, ibang kulay naman siya. Yung binili namin sa Pen Shop, guys, hat. Ipapakita ko mamaya kasi parang nasa ibang bag. Pero wala na yung laman. We got this magnet din to. Island souvenirs sa airport sa Palawan. Nung papunta na kami, napabalik na kami ng Manila. So, it just says, Discover Palawan. And pwede din siyang can opener. I mean, bottle opener. Yan. Yan. And then ito, nabili namin sa Unitop doon sa Cebu, guys. Bibigay namin to kay Eli din. So, ito yung gift namin para sa kanya. Ang cute! Matching! Mahilig kasi siya sa mga pagkain. Para lang siyang si Dan, nakakaloka. But yeah, this one meron siya mga cookies, chocolate bars, yan. Mura, sobrang mura lang nito. I think mga 49, or siguro mas mura pa sa 49 pesos, guys. Yan. Gugustuhan niya ito, bongga-bongga. Meron ding mga sapatos. So, again, yung mga box nito, aray, hindi ko na nadala. But, itong dalawang pairs ng sapatos na to, galing sila sa Parisian, sa SM. This I got sa main SM, dun sa Cebu. Napakita ko to sa vlog ko. It's a pair of booties. Yan. Kasi again, mahirap maghanap ng boots na kasya sa akin dito. Meron naman silang size 5 dito, kaya lang laging sold out yung size 5. Yung mga, may mga natitirang size 5, tsaka na hindi na siya yung style na gusto ko. Kapag gusto kong bumili ng boots, pumunta ako sa kids section, guys. At alam nyo naman sa kids section, wala sila ganun kadaming selection. So when I saw this, I was like, I'm gonna buy that. Kasi hindi ko alam kung makakahanap ako ng ganyan dito. So this is size 6 and kasya-kasya siya sa akin. Meron siyang strap dyan with like the buckle and all. So yeah, ang cute nito pang full. Yan lang, hindi ko dinala yung box niya kasi very ano na siya sa luggage. And then ito, my goodness! Nakita namin to una sa SM main dun sa Cebu and then wala na sila dun. Tapos every SM na pinuntahan namin, guys, after nung SM na main, lagi na namin ito hinahanap kasi gustong-gusto ko siya, kaya lang sa SM na main, wala na sila nung size ko. And I want the size 5 kasi very snug. And basta mas gusto ko lang yung fit ng size 5. Dun sa SM na main, meron sila size 6 lang. Meron silang size 5 pero nung black. And ito yung gusto ko, yung brown. Anyway, nakita ko siya finally sa Palawan. So last SM na pinuntahan namin, guys, nakita ko siya. And I'm so happy na nakita ko siya kasi gustong-gusto ko siya. Merong mga ganito dito pero hindi siya kasya sa akin. So ganyan siya, oh. I'm not sure. Ito siguro yung klase ng sapatos na parang hindi magugustuhan ng lahat. Pero para sa akin, gustong-gusto ko siya. Very easy niya ilakad. Alam niyo naman ako, hindi ako nag-heels. Pero itong ganito kalaking heel naman, parang kaya ko naman siya. So, yan lang. Ganyan lang siya, guys. Ang cute niya. Ang sexy niya tingnan. Last bag, ito Forever 21 sa SMC side. Pero may mga laman siya na hindi galing sa Forever 21. This we got sa SM dun sa Palawan din. Dan got this actually. Nandun siya sa mga naka-sale na mga gamit. And this is 20% off. So originally, $189. Ano lang siya, guys? Lalagyan ng kanyang banana smoothie. Kasi yung lalagyan niya, ano na siya, glass kasi yon. And mahirap siya linisin kasi maliit lang yung dito niya. So hindi siya masyadong nalilinis. Ito yung hat na sinasabi ko na binili ni Dan from Pen Shop. It looks nice. Yan. Oh. And then, meron kami mga toothbrush. I think napili namin ito sa Landmark. Alam nyo ba, guys, kapag pupunta kami ng Pilipinas, lagi akong bumibili nitong toothbrush na to. Kasi ang mahal nito dito, ha? In fairness. And ito, ilan na ba to? 2, 4, 5? Limang, ano na siya? Limang toothbrushes, isang pack, 329 pesos. Dito, siguro mga
yung ganyang presyo, mga dalawa lang. Or maybe tatlo. Pero yeah, lima na siya. And ito yung gusto ko is Colgate Slim Soft Deeper and Gentle Clean. Yan. And then, nagpunta din ako sa H&M. And nakita nyo na siguro to sa vlog ko kasi parang meron akong clip no na binili ko siya. And then sa Palawan din, sinuot ko na tong mga to. Nakakaloka kasi ang dami kong dinala na, hindi naman madami, pero may mga dinala ko na galing sa Zaful. Tapos ito yung nga sinuot ko kasi sobrang gustoon ko sila guys. Ang mahal nila, nakakalo. Parang hindi ko ma-imagine na mag-spend ako ng ganun kamahal sa ganito lang nakaliit na ano, tela. Ito oh, this is a high-waisted swimwear. Meron siguro ako mga dalawang black na regular lang, hindi high-waist. And I wear them all the time. Yay! Package 2! Anyway, ito guys, 899 pesos. Hindi siya naka-sale. Meron akong tinignan doon na may mga naka-sale. Kaya lang wala na ako nagustuhan sa mga naka-sale. Tapos, napagod ako doon na, tumakbo ako doon sa ano. Kasi baka iwanan na naman ako ni Kuya. Lagi silang umaalis, hindi sila naghihintay ng matagal. Anyway, ito, 899. Hindi naman ako nagsisi. Hindi ko lang talaga maano na 899 para sa ganito lang ka. Pero okay lang siya, maganda siya. Maganda siya. Ito din, my gosh. Itong ganda nito, guys. Gustong-gusto ko yung kulay niya and sobrang fit na fit to sa akin. This is not even the smallest one. So yung pinakamaliit niya, sobrang liit sa akin na parang hello people yung ano ko. So ganyan siya, guys. Ang ganda nito. Napakita ko na to sa vlog ko. But yeah, ang cute niya, meron siyang pa-ruffle dyan. This is 999 pesos. And same with this one, 999 din to. Ito yung pinakauna kong tinry. Kasi pagkakita na pagkakita ko pa lang sa kanya, sabi ko magkakasya sa akin yan. Ikaw na talaga akin ka. So, nung tinry ko siya, sabi ni Dania, you look good. Sabi ko, sige na nga. 999 din to para sa ganito kaliit. Pero ang ganda niya. Sobrang ganda niya. Okay, meron akong mga pants! Ito yung isa sa mga gusto ko talagang bilhin ng marami dun. Kaya lang dalawa lang yung nabili ko. Kasi ang hirap din talaga maghanap ng pants dun, guys. Nakasya sa akin. Anyway, this is from the brand Hot Kiss. I got two colors kasi kasya siya sa akin. Kung meron pa silang maraming kulay, sana binili ko lahat. Kaya lang dalawa lang yung... Ay, meron sila white. Ayoko naman ng white. Pero yeah, I got it in black. Size 25, ankle length. As in, sa ankle ko talaga siya, guys. Hindi siya mahaba. I was like, that's what I'm looking for. So, I got that color and then this color. Very wrinkly siya kasi pag-pack ko sa kanya, inano ko siya, ni-roll. So, yun. And then, last one is ito. Galing na talaga ito sa Forever 21. Nung nagpunta kami sa Forever 21, guys, buy one, take one. Yun yung sabi, like, everywhere. Sa ano nila, sa mga glass nila doon, sa kung saan-saan, buy one, take one. Pero nung nagbayad na ako, ay po, hindi po to buy one, take one. Yung mga ano lang po, mga white tag, ganun-ganun. Sabi ko, bakit kayo ganyan? Bakit nyo kami nililang ng bonggang-bongga? Kasi wala naman sa tag nila na ito buy one, take one. To, parang iba lang yung kulay ng tag, ganun-ganun. So, yung napili ko na dalawa, ang tagal ko doon, yung napili ko na dalawa, hindi sila kasali sa buy one take one. So ito na lang isa yung binili ko. But I like this. It's an off-shoulder dress. And gustong-gusto ko yung kulay niya. So this one is 755 pesos. But then again, gusto ko yung kulay niya. At saka nandun na din kasi ako sa counter. Kapag sinabi ko, wag na lang. Para hihiya na ako. Sabi ko, isa na lang bilhin ko. At least meron akong binili. Pero yeah. Anyway, yun na yun, guys! Kasi mauubos na yung memory ko. Sobrang saya sa Pilipinas. Sana makabalik kami. Hindi ko alam kung kailan kami babalik. But I really wanna go back. Anyway, that is it for this video. I hope you guys enjoyed. Please like this video if you did. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be good. Bye! Mwah!